habang sumisiklab ang labanan sa lugar ng Israel. Tila baga sunod-sunod na dilupyo ng panahon ang tumama sa kanilang lugar. Isa na dito ang Ipu-Ipu, ang isa sa mga pinakamalakas na tornado na tumama sa lugar ng Israel. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Noong gabi ng 22 ng Oktubre, isang tunay na malupit na bagyo ang sumiklab sa Gaza Strip. Nagkaroon ng kakaibang karanasan ang mga lokal na residente sa gabing ito, kung saan ang kidlat at kulog ay hindi malilimutan ng sinuman. Parang kumikislap ang kidlat sa kalangitan na naglalabasan sa dilim ng gabi, parang likas na paputok. Ang kulog ng bagyo ay sobrang lakas na tinawag ito ng ilang residente na ang kulog ng lahat ng panahon, na tila baga hindi pa nangyayari ito sa lugar ng Israel. Ang mga lokal na serbisyong pangseguridad at mga manggagawang pangkaligtasan ay nagtrabaho sa buong araw upang tumulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nagdagdag pa ng pwersa upang magbigay ng tulong. Ayon sa pampalagayang datos, walang nasaktan dahil sa bagyo, ngunit may pinsalang naganap sa mga ari-arian sa lugar ng Gaza Strip. Tunay nga, mga kaibigan, na ang paghihirap sa mundong ito ay hindi na nagiging simple, dahil ang mga pagsubok habang tayo ay paparating sa mga huling kapanahunan ay lalong tumitindi. Kawikaan 3:5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Mga kaibigan, tayo ay magpaturo sa mga turo at alituntunin ng ating Panginoong Diyos, dahil siya lamang ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti sa atin para sa inaharap, at ihahanda kanya patungo sa mas ligtas na landas na masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos, at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Dahil inaalagaan niyo po kami, ginagabayan, at kami Panginoon ay nililigtas po ninyo sa anumang klase ng sakuna. Panginoon, tulungan niyo po ang mga tao na nasasalanta ng anumang klase ng dilupyo ng kanilang buhay. Tulungan niyo sila, Panginoon, na mahanap ang daan patungo sa tunay na kapayapaan na masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at lalong higit, nagabayan po ninyo ang mga kaibigan po namin na nabibiktima ng kaguluhan sa Israel. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito'y aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.